Hi guys, so welcome to my vlog. So yakin ako ngayon panggabi 9 PM to 9 PM to 9 AM. Maglalakad ako papuntang work dahil nga may snow. Pero maaga kasi ako nagising, hindi na talaga nasanay yung katawan ko na matulog ng umaga kasi mahigit isang taon na rin akong hindi nagpapanggabi. So sanay yung katawan ko nagising sa umaga, so gabi talaga ako sanay na matulog. Magdadala ako ng kumot kasi pag yakin ka sa ospital, ang pasok, ang lunch break mo ay isa't kalahating oras. So Pwede ka matulog. At saka dahil nga mataas ang snow dito ngayon, pang-ulan na bota, yun siya. Yung iba naman, pang-winter, ganyan. Akin mataas na bota, hanggang tuhod to yun siya. Pero yung snow kasi, so mataas din yung snow. Yung unang pumasok ako sa work after ng malakas na snow, siguro lagpas tuhod siya. So pumasok siya sa loob ng bota ko, nabasa yung medyas ko, kaya nagbaon na ako ng extra na medyas. Pakita ko sa inyo mamaya yung papunta na ako sa work. Hindi ko na na-videohan yung pag-time in ko. Pero kapag yakin ka, 9 PM to 9 AM ka. Tapos isa't kalahating oras yung lunch break. Bulaga! Gulat ka, no? Kapag yakin, tatlo kaming tumatao sa ward. Dalawang nurse at saka isang assistant. Nauuna mag-break yung nurse, then ako, tapos yung leader namin para sa araw na yun. Sa first 15 minutes ng break ko, nagkumakain muna ako ng kanin. Tapos, umiidlip ako. And then, 15 minutes bago matapos yung break ko, kakain ulit ako ng snacks. So, diba, kain ng kain? Tapos na akong kumain at mag-toothbrush, pinatay ko na yung ilaw para makaidlip na ako. Kapag yakin ako, nakakatulog pa ako ng mga less than 1 hour. Minsan 1 hour kasi ang kain ko 10 minutes lang. Tapos, 15 minutes... gigising ako bago matapos yung lunch break ko. Magkakape naman ako tsaka snacks. Coffee break naman ngayon. O diba, lunch break, sleep time at coffee break sa isang lunch break lang. Wala na kasi kaming break mamaya. Isa lang ang lunch break namin. Kaya isahan bagsakan na lang. Sabi nga ni Nurse Even, pretty check, left, right, okay. Ang kapal pa rin ng snow sa daan, pero may mga nadadaanan na naman. Pero may ganito, nadaanan ng tao ay hindi pa pwedeng daanan ng mga bike, kaya naglalakad ako pa uwi. Pero pag natulong na tong snow, magbabike na ako, papasok at saka pa-uwi. Galindo. Uwi na ako. Tapos na ang 12 hours shift. Yes, hindi ako inantok. Char. Nakaantok ang paggabi. Nakakatuwa ang snow. Tingnan mo, parang naglalaro ng maze naman. May mga daan, rabagang daan na. Hindi mag-i-snow ngayon, pero bukas ata. Mag-i-snow ulit ng 2 days. So hanggang sa kanya naman ako yung i-snow dito. Kawaii. Kawaii na. In love na in love ang gumawa nun. So, umpisa lang yun.
ang unang bagsak nitong snow. Okay, okay pa siya. Yung ganito ba? Yung ganito siya. Ayan, yung ganyan siya. Lumulubog ka pa. Ganyan. Kasi hindi ka madudula sa ganyan. Kaya lang ngayon kasi yung nasa pinakailalim, natutunaw na kasi, diba? Tapos tumitigas siya. Ang dulas niya. Mas nahihirapan yung mga sasakyan umahon kapag yung ganyan, no? Kahit hindi siya gaanong mataas, pero yung mga sasakyan, hirap na hirap umahon kasi nga madulas. Kung ganito ba na siya? Tapos mahirap na siyang ipapalahin. Hindi na siya yung pagkapala mo yung makukuha mo agad. Kasi buo na siya, buong yelo na. So masakit na pag pinapala. Ang dami kong nakita mga na-stranded na sasakyan gawa ng mga matitigas na yelo na to. Ganyan. Okay pa yung malalambot eh, yung hindi pa siya nabubuo, yung hindi pa siya nasisiksik. Kasi madaling palahin yung gano'n. Isang scoop mo lang makukuha mo agad. Pero yung mga yung nanigas na, yung ganyan, no? Ang hirap niya. I-imaginin mo yung sa ref, yung kapag yung sobrang tigas na yung pinakailalim sa freezer ng ref. Diba kapag sobrang tigas niya, ang hirap niyang tanggalin. Talagang babayuin mo ng ano, ng pang scoop ng yelo ba? Ang hirap niyang tanggalin. Parang ganun din dito, pala yung ginagamit nila na pang snow. Pero merong gumagamit na ng pala talaga, yung asin pala na bakal eh. Kasi yelo nga kasi, yelo na yung pinakamatigas na siya. Yung ginagamit na nila yung pala na bakal kasi ang tigas na. Parang hindi nakakayanin nung yung plastic na pala na pang snow lang. Mas mag-i-snow na ulit. Nagpahinga lang ng 2 days, bukas snow ulit, 2 days na naman ulit. Kakapal na naman to. Pahirapan na naman pumasok. Kaya yung ginagamit nila pantanggal ng snow. Kaya lang mahal siguro yan. Sa ospital, yun, sa pinag-workan ko, may ganyan sila malaki. Kasi syempre, malaking company yun. Malaki yung parking. Kailangan nilang matanggal agad yung snow. Kasi hindi makakapag-park yung mga staff or yung mga pupunta sa ospital. Pero pag walang budget, ganito lang. Pala. Saan yung pala? Sabi, ayan o si ate nagpapala. Ate, pinagpala ka, ate. Sabi yung kapal sa ano, oh. Sa bubong ng bahay. Miss no, grabe. Ilang pulgada yan. Hindi ko alam, di ako magaling sa mat. Nai-snow, tapos naulan pa. Nag-i-snow na, tapos naulan pa. Ang ginaw. Ang lamig. Ayan, oh. Oh, winter wonderland. I'm going home. Nilalakad ko lang pauwi kasi malapit lang naman yung ospital sa aking apartment. Siguro mga depende sa lakad mo siguro. Pag normal na lakad mga 10 minutes, pag rampa 15 minutes, ganyan. Pag may snow mga 20 minutes. Pag rumarampa ka sa snow mga 30 minutes siguro. Ay, nilalakaran ko. Oh. Ah, nakapal na snow dito, grabe. Pero nag-uulan ngayon, sana matunaw na yung snow. Oh. Ang ginaw, di ako nakapag-gloves. Ginigaw na yung kamay ko. Pakita ko sa inyo din, nilalakaran ko, ha? So, ayan, tingnan niya. Pwede na makadaan yung mga sasakyan, makapaglakad na maayos sa kalsada. Pero yung mga snow sa paligid, hindi pa rin siya natutunaw. Kahit umaaraw na siya kasi nga malamig sa gabi. So, naninigas lang siya. Yan, tagal niyang matunaw. Actually, yung ganito, yung labas na yung kalsada, yung wala nang snow yung mismong kalsada. Pwede nang makapag-bike dyan. Kaya lang, kasi yung dun banda na sa may ospital, palibot na dun, ano, hindi pa nakalutang yung kalsada niya. I mean, natatakpan pa siya ng yelo, kaya hindi ka makakapag-bike doon. So, mahirap pa din.
kaya naglalakad pa rin ako. Kaya gusto ko na matunaw tong yellow na to kasi. Para bike na ako papasok at pauwi. Para mas mabilis. Nakabota pa nga rin ako. Baha, girl. So, umuulan ngayon. Uulan ni daw ngayon buong araw. Sana matunaw na yung snow. Tapos, parang one week siyang mag-aaraw eh. Tapos, mag-i-snow na naman one day ulit. Ang mahirap kasing matunaw na snow, yung ayan, nasa ilalim na, yung mga napapaka na siksik na siya. Kaya tumigas, ang hirap ng matunaw pag ganyan. Pero yung mga bagong pagsak pa lang, yung mga malalambot pa lang na snow, yun, kapag nadaan-daan na nagsasakyan or napakapaka, yun na, nagiging tubig siya agad. Ito kasi, grabe naman kasi ito eh. Grabe kasi buhos nung ulan ng mga nakaraan, ay ng snow nung mga nakaraan, grabe talaga. Nataktan talaga yung kalsada, yung mga bahay. Pati yung bakod sira. Grabe. Sobrang kapal ng yelo kasi yung bigat. Hindi na kinaya ng bubong. Nasira siya. Pati yung bakod. Tabi niya.